Okay, kabi-kabila na po ang balita na tinalo na po ng Laking o ng Vinyl ang CD sa sales, no? At ito po ay sa bansang Amerika. Since 1987 po kasi, tinalo ng CD ang Vinyl. Okay, pero ang pagkakaiba lang po ngayon, maski tinalo po ng Vinyl ang CD, mas malaki pa rin po ang streaming, ang percentage ng streaming kumpara po sa 11% lang na physical media o physical copies, no? Nandun na po ang vinyl, nandun na po ang CD sa 11%. So, maliit pa rin. Ibig sabihin po talaga, panahon na po talaga tayo ngayon ng digital age. Okay, ito po naman ang dahilan bakit ko po sinabi sa inyo. Kahit po talagang umusbong po at pinakatanyag na naman na physical copies or ng music ay ang vinyl ulit. Parang iyan na naman siya. Pero pinaka most popular pa rin ang paraan ng pag-consume ay ang streaming. Hindi na po talaga katulad ng dati. Tapos na talaga yung panahon nung wala pang internet. Tapos na talaga yung panahon nung talagang pupunta ka sa mga record stores, may Odyssey, may mga Astrovision. Ngayon talagang iba na po talaga. Pero ganun pa man po, may mga special stores, especially, I think, to April may record store day, no? Kasi nagsimula po yan 2008. Dito po sa Pilipinas, may tinatawag sila dyan yung Kagatan. Okay, so, dyan po sa Kagatan, meron po mga naibebenta na mga plaka na medyo mahal, no? At ang pinakamahal pong naibenta yata ay nagkakahalaga po yata ng 10,000 yung, I think hindi po, 15,000 yung Juan de la Cruz man, no? Na kahit anong mangyari. Tapos, mahal din yung Sampaguita, nasa 10,000, nasa 10,000. Pero I believe, yung Eraserheads po mahal din eh. Yung mga album sila, naglalaro din sa 10,000 o 15,000 pa nga po yung iba. So, ayan po. So, natutuwa naman ako sa Pilipinas, ano ba ang ganap naman natin? Okay, siyempre, puro Amerika, puro mga ano. Ako po talaga, pag napag-uusapan ng plaking o plaka, hanggat maaari, gusto kong pag-usapan talaga OPM. Siyempre, Pilipino po tayo. At saka, there's something sa mga OPM ngayon, compared noon, nung kasikatan po ng mga ito. Because during that time, very common po itong mga ito. Ngayon po, talagang hinahanap-hanap po. Kaya kami nga po, talaga pong nag-ipon ako ng 2,000 para kami, para makabili kami ng plaka ng Sampaguita. Kasi nasira na po yung cassette tape namin noon. May cassette tape kami noon way, way back then. Na talagang, siyempre, ang cassette po, alam nyo, kinakain, no? Ganun-ganun. Sobrang ganda naman ng plaka ng Sampaguita. Bumili kami ng plaka ng Sampaguita, pero reissue sa Shopee. Ha? Sa Shopee. Marami po sa Shopee. Kaya kung nai-enjoy nyo po yung Resurgence, ngayon, kung may pera naman kayo, bumili po kayo ng mga OPM, I suggest. May Kurita, may Sampaguita, Juan de la Cruz. Ano ba mga gusto po ninyo? Ako talaga po, aminin ko po, I love OPM, pero mas gusto ko po yung mga 70s, nung hindi pa ako sinisilang sa mundo. Diba? Mga Freddy Aguilar, mga ganyan. Ano pa nga po ba? BST, gusto ko po ang BST. Big Soto, mga ganyan. Yung mga, ano pa nga ba yun? Yan, may Nora Honor po kami, sa lola ko pa po yan eh. So, yeah. Yung mga ganyang panahon po ba? Mas maganda sa tenga. Mas, hindi siya masyadong maingay, you know? Yeah, din po. Ayan po ang mga ganap ngayon dito. At makikita mo naman ang mga mahal na plaking o plaka ay yung mga plaka na sinauna. Tulad po ng nandyan po sa atin pong ano ngayon, picture. Ayan lang po nilagay kong picture para maiba naman po. Ha? OPM po yan, Efren Montes po. No? Kiss me, kiss me. Wala po kami ganyan. Dinownload ka lang po yung picture na yan. Pero may ganyan po kami. Yung maliit na plaka lang yung 45. Kiss me, tapos yung Mama, I love you. Inaano ko po yan. Ah. Sineshare ko rin po dito sa atin pong mga plakang gas-gas pero minamahal channel. No? Dito po kasi sa mga plakang gas-gas, kung merong balita tungkol sa plaka, right now, sabi nga po yan, nag-resurgence. Nag-open po ko ng YouTube, tinype ko vinyl record. Ang daming lumabas kaninang resulta. Siguro 4 o 5 na resulta agad. Kanina lang, ka-upload lang. Talagang ang CD, ang popularity ng CD, parang, yeah, umano na raw, hindi na ganun katindi. Pero, to be honest, maganda po ang CD. Kasi napakalinaw ng tunog. Klarong-klaro. Sa
Sabi naman nung isa in interview, kanina natawa ako eh. Parang isa siyang, yeah, sa YouTube. Kasi sabi niya, ang vinyl, parang live ka nakikinig ng music, sabi niya. Eh, ang CD kasi masyadong malinis eh. Pero kung babalikan mo raw way back 1982, nung lumabas ang CD, bakit mas gusto ng mga tao ang CD noon? Kasi marumi ang vinyl, pakinggan. Maraming gas-gas. Eh, ang CD malinis. Parang, ano ba nangyari sa mga tao? Parang pabago-bago ang gusto ng tao sa mundo. Amen? Kaya sabi nga ng Bible, Jesus Christ lang hindi nagbabago. Pero siyempre, pag-uusapan naman natin dito ngayon ay laking o plaka, vinyl, you know, pita naman ng mga vinyl na naman. So, yeah, so congratulations doon sa mga nakapagtabi ng mga lumang plaking ng kanilang mga lolo at lola, mga magulang. Nakakatawa po. Pero ako dinidikit ko po kasi alam po ba ninyo? Kung makita, nakita ko yung mga vinyl niya, duda na po akong tutunog. Pero tumunog naman po, awa ng Panginoong Jesus. So, yeah, gas-gas na nga po. Kaya, alam niyo po ba sa sobrang gas-gas na mga plakang yan, doon ko po nakuha itong pangalan natin. So, congratulations sa mga gas-gas na plakang yan. Dahil nagkaroon tayo ng idea to have a channel tungkol sa mga plaking or plaka. Okay? So, dito po sa Pilipinas, I think ang mga tindahan ng plaking, mag-comment po kayo, ang pinakasikat na tindahan ng plaking sa Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali, ang Cartimar Mall. Sa Cartimar Mall. Tapos meron din po tayo sa Vinyl Trips. Ako ba yun, ha? Vinyl Trip Store, which is, ano po yan, pumupunta rin po ako dati dyan. Dyan po nagagalap ang mga kagatan, mga ganun, mga vinyl, no? Parang mga, yung Record Store Day. Tapos meron din po dito sa Kamuning, yan po eh. Siyempre, meron din po sa Shopee at saka sa Lazada, which is doon po kami. Yes, sa sobrang katamaran na rin po lumabas. Doon na lang po Shopee at Lazada. Marami po. Pero hindi katulad ng katulad ng mapagpipilian nyo kung lalabas kayo. I think dito po sa ano, marami po talaga Vinyl Trip Cubao. Kasi nung pumunta po ako dati, yung sabi niya, talagang may schedule na dumarating. Nagla-live pa nga po sila nung pandemic eh. Nagla-live pa sila nung pandemic. So yan, binigay ko lang po sa inyo yung pwede ninyong puntahan. Especially kung nag-decision kayo mag-collect ng vinyl o dagdagan ng mga collection nyo, I suggest Cartimar Mall. Siyempre, maganda dyan. Sa Recto. Tapos yung sa Cubao nga Vinyl Trip Store. Yan ang top 2 sa akin. Sa Kamuning meron din po eh. Tapos yung iba, meron din po sa iba't ibang mga lugar. Tignan-tignan na lang po ninyo. Pero yan, top 3, yung Cartimar Mall, Vinyl Trip Store sa Cubao, tsaka sa Kamuning. Yan po mga sikat talaga. Lazada, syempre, at Shopee. Okay? So, ayan. Ayan po naman ang ating ano rito. At ang vinyl po ay sikat na naman po. Kaya lang, ang napansin ko, sobrang mahal po nung iba. Mahal nga lang po. So, ako, to be honest, pag nakakita ko ng mga CD na kaya ng budget, mga 150 through 250, yes, bumibili pa rin po ako. Kasi iba rin po may physical, no? Physical copy. Oh, siyempre, mga lumang CD namin dito, nandiyan. Hindi naman naluluma ang CD kung totoosin, sapagkat hindi mo kailangan ng magandang player para magpatunog ng CD, sapagkat tutunog yan kahit sa DVD player mo ng CD. Amen? Pero ang vinyl, medyo nagkakaroon ng question, o saan mo patutugin ang binili mong plaka? Magpatutugin mo yan dun sa mga parang, may sinatawag sila mga cheap turntables. Pero ako, hindi ako naniniwala ron. Basta tumutugtog ang vinyl dyan, maganda yan para sa akin. No? Pareho lang ang tunog yan para sa akin. Ewan ko lang po sa iba. Okay? Importante po, inaalagaan natin ang mga plakang gas-gas, pero minamahal. So, yan lang po aking vlog ngayong hapon na ito para po sa plaking o sa plaka, since ang ating po naman channel ay tungkol sa mga plakang gas-gas pero minamahal. So subscribe na po kayo, click the notification bell and share this video kung nagustuhan niyo po ito. Okay? At kung magko-collect na po kayo uli ng vinyl ngayon, or should I say dadagdagan niyo po yung collection niyo, congratulations po, this is the right time para i-enjoy po natin ang resurgence ng plaking o ng vinyl records. As always, Jesus truly loves us all.